dyan at ang mga ka-elektrisyan natin dyan. So, papunta ako ngayon sa Malolos at magkakapit tayo ng clearance light. So, ito ho yung dala natin na clearance light, 12 volt yan. So, kakabit natin mamaya. So, papakita ko lang yung basic na pagkabit ng clearance light. So, para sa mga mechanic dyan na nag-focus lang sa mechanic. At subukan nyo na rin mag basic electrician. Basic lang. So, madali lang to matutunan pag makuha nyo kung paano gawin. So, okay. See you later. Ayan, mga ka-mechanics. Dito na tayo sa area ng truck. So, yung gagawin natin is ito. Tapos yun. At ito. Ito kakabitan ng clearance light. Tapos yung isa headlight naman. Walang low yung isa. So, kundido lang siguro yun. So, tingnan natin. Sa mga ka-electrician dyan. So, ito yung clearance light na dala natin. At kakabit na natin. So, sa mga baguhan dyan. So, itong clearance light na to, pwede to pang signal light. Ito yung ground. So, itong dilaw. Sa ilaw dito. 2, 4, 6. So, 6. Sa kada wire nito, 6 yung iilaw. So, ito 6 din. So, kung clearance light lang gagamitin nyo, hindi signal light, hindi nyo kakabit sa signal light. So, pagsamahin nyo po ito. Pulat tsaka dilaw, pagsamahin nyo. At iilaw lahat yan. Kasi kung isa lang ang susupplyan nyo ng kuryente, positive, is ang mangyayari nyan is mahina yung ilaw nya. So, kaya ang sinasabi na pwede dito sa signal light, dahil dito connection siya sa arc light and then connection sa signal light. So, pag maghahazard ka, ilaw din siya, magbe-blink. So, yung isa nito steady. Okay. So, yun lang nasa isip ko. So, ngayon kakabit natin as a clearance light lang. So, positive and ground yung black. So, okay. Na pagkabit na ang ilaw. So, ang kailangan natin is una, pag kayo'y pagkakabit ng ilaw o hindi nyo alam saan yung positive at ground, una, ito ang gagamitin nyo. Gagawa muna kayo ng test lamp. O kung may tester kayo na maganda, mas mainam. Electrical tape at saka plier. Yun lang yung ano natin. So, ito. At ito yung plier natin. Ito yung papalitan natin dahil pundido na siya. So, yung kabila, kakaayos ko lang to. Okay, patos. So, ito ang babaklasin natin. Hanap tayo ng 12. So, ito yung 12 natin na yabi. At pang Alcondra is pwede na siguro katala. Okay.
baklasin muna natin. So yung ground dito na tayo kumuha sa body. Sa body ground din ito yung positive natin supply. So hindi ko na pinakita yung pag-test natin kung gumagana siya o hindi. Okay. So ayan, nakabit na. So try natin doon. Park light natin kung gagana yung kinabit natin na bago. So, papapali yung switch nito. Yes. Ito yung switch nya. So, bali yung off is pinakasagad down. Then, fork light is kitna. Then, headlight is sagad. So, okay. So, fork light muna natin. Huwag natin yung CC. Ayan. Tingnan natin kung humana. So, ayan o. Fork light din siya. So, ito tingnan natin. Ayan. So, gumana siya. Umilaw lahat. So, ito yung sinasabi ko sa inyo na pag isa lang nakakabit dyan, hindi buong ilaw. Tingnan mo. Try natin na. Hugutin natin. Try natin para makita nyo. So, ayan. Itong pula, ito muna yung kakabit ko, ah. So yan, tingnan nyo, gilid-gilid lang yung umilaw, no? Yung sa gitna, walang ilaw. Ayan. Pero pag samahin ko itong dalawa, dilaw tsaka red, so ilaw yan lahat. So ayan, so diba umilaw lahat. So ayan yung sinasabi ko na yung clearance light na to, pwede ito pang gawin pang signal light. So ayan, babalik ko na. So ayan, balik na natin. So okay, na yung ano natin gawa. At liligpit na tayo. So punta na naman tayo sa ibang truck. Yung isa kasi headlight wala. Walang low sa kabilang ilaw. So ito, bali ano na to, tapon na to. So ayan. Patayin na natin yung switch. Then ignition switch. Okay. So, tapos na tayo dito.